Kaugnay pa rin ng isyo ng Mamasapano, si Senator Chiz Escudero nasa linya natin. Senator, magandang tanghali po. Angela, magandang tanghali sa iyo, sa ating listeners. Good noon. Oh, ang sabi ho ng CHR, ang Senado daw po mukhang nadala lang masyado sa emosyon. Hindi daw ho yun massacre, misencounter. alam mo, maski ng diksyonaryo, tingnan natin na ito. Ang papasok sa definition ng massacre yung nangyari sa simpleng dahilan. Close range binarel, 34 out of 44. 34 out of 44, sa ulo ang tama. Ayon sa testigo na pinresenta sa amin, naubusan ng balat, wala ng armas nung binarel at tumuko na yung ilan. Massacre yun kahit anong pagbalibalik tayo natin. Ang tanong ko, pabalik kay Chairperson Rosales, ay ito. Wala bang human rights ang police at sundalo? Civilian lang ba ang may human rights? Bakit ang attention palaging nasa civilian? Hindi ko sinasabing huwag bigyan ng attention, pero bigyan din naman ng attention kapag ka nagkakataon na sundalo at police ang naaapi at sa kasong ito, namamasakir. So, hindi sapat yung katwiran. Sinasabi niya, misencounter yun kasi may baril din naman yung mga police. Hindi po misencounter yun kasi alas 6 pa lang ng umaga, alam na ng ADJAG, ng ceasefire panel at ng GRP, na staff yung naka-encuentro ng MILF at MILF ang naka-encuentro ng staff. Paano po magiging misencounter yun? Alam ng MILF na staff yun. Alam din ng staff na MILF yun. Hindi po misencounter. And I think she would be doing an injustice dun sa buhay ng 44 kung tawagin lang niyang pagkakamali o misencounter yun. Marami siyempre hindi nalaman ng publiko doon sa executive session kung kaya't kayo po ay nag-come up sa desisyon na ituring ito na isang massacre. Nabigyan ho ba ng kopya nung nilalaman ng executive session ang THR? Hindi po. Bako yun. Tinuturing na third party po yun. Pero nakapaloob po yun sa CIDG report, sa medical legal. Angelo, close range. As in, ulo ang tama. Hindi ganun ka-sharp shooter yung mga yan. Ang ginamit pa ng salita ni General Espina, pininis yung mga bata niya. Massacre yun. At wala nang laban yung mga binaril at pinatay. At kung makikita mo yung video nilabas din, nakahiga na, medyo gumagalaw-galaw ng konti, bibigyan mo pa ng dalawa sa ulo, hindi naman na po siguro makatao yun. So ano hong balak ng Senado ngayon? Iko-confront nyo ho ba ang CHR, Senator? Hindi po. Alam naman po ni Chairperson Rosales yung kanyang sinasabi siguro. May pinaghuhugutan din siguro siya. Pero paalala lang ha, kay Chairperson Rosales, may human rights din po ang mga police. May human rights din po ang mga sundalo natin. Hindi lamang po limitado yan sa mga civilian. Meron din po silang right to life, ika nga. What about yung incidente daw po na may mga civilian din na nadali ho sa bakbakan? Pwede ho ba silang biktima ng crossfire o ano ho lumabas sa inyong investigasyon? Una, sa tema ni Chairperson Rosales, parang sinisisi na agad niya yung sa 44 na pumatay ng 5 civilian. Hindi ho natin alam yun. Sabi niya, 18 daw sa MILF ang namatay. Baka may kopya po siya ng MILF report. Bigyan ho sana niya kami ng kopya kasi wala po kaming kopya nun para masabi namin 18 nga ho yung napatay. Maliban na lamang, kung tinatanggap na lamang niya yung salita ni Ginoong Iqbal na 18 nga ang namatay dahil wala naman po mga pangalan at ni walang nakakita po nung 18 yun. You mean walang isinumite sa inyo na listahan ng mga namatay daw from MILF, Senator? Wala po. In fact, humihingi kami ng report sa kanila. Sabi, bibigay doon nila sa Malaysia. Sinabi yun ni Ginoong Iqbal, katabi si Dr. Ferrer at saka si Secretary Deles, ni hindi sila pumalag. Sabi kasi ni Ginoong Iqbal, yun daw ay naayon sa kanilang kasunduan na Malaysia ang bibigyan ng kopya. Hindi ko alam kung anong pinaghugutan naman itong sila Secretary Deles at Dr. Ferrer. Napapayag sila sa ganyang klase ng kasunduan. Well, mukhang talagang kung ganitong ang nagiging takbo, Senator, mahihirapan talagang lumusot ang BBL. Hindi papasa ang BBL, Angelo, as is where is. Hindi papasa yan sa kasalukuyang version, kulay, format, hugis, tulad ng ninanais ng MILF at ni Dr. Ferrer. Pumasa man yan, maraming pagbabago. At definitely, marami po kaming babaguhin dyan para umayon sa saligang batas at para mas maging parehas at patas at kumikilala sa kasalukuyang sitwasyon dyan sa Mindanao. Senator Chiz, maraming salamat.
Maraming salamat, Angelo. Sa muli sa ating listeners, magandang hapon. Magandang tanghali. Si Senator Chiz Escudero.